So mga tol, alam na nga po ng karamihan na may bagong kampiyon na sa UFC middleweight at yan nga po ay si Sean Strickland. Na-upset nga po nito ang kampiyon na si Israel Adesanya sa laban nila na ginanap kahapon. Pinabagsak na Strickland sa round 1 at binugbog hanggang matapos ang round 5 itong si Adesanya. Kaya nakuha niya ang panalo via unanimous decision. Nag-react nga po dyan ang former 6th Division World Champion Oscar De La Hoya mga tol at kasalukuyang promoter ngayon ng Golden Boy Promotion. Sa expression nga po ni De La Hoya mga tol, maganda ang pinakita ni Strickland sa laban. Ginagamit daw kasi nito ang paint. At itong dating kampiyon na si Adesanya mga tol, naghihintay lang daw at sa kaka-counter. Dagdag pa ni De La Hoya mga tol, naging komportable din daw kasi itong si Adesanya. Boom! So you gotta faint him. Sean should faint him, faint him, faint him. Make him work, make him work. He's too comfortable. Make him fucking get him out. So umabante na nga po dyan ang record ni Strickland sa 28 wins and 5 losses. Habang si Adesanya mga tol, ito na ang pangatlong talo niya sa UFC career niya. Bumagsak na ang record sa 24 wins and 3 losses. Sa kabilang banda naman mga tol, hinamon si Luis Neri ng kapwa niya top contender sa Super Bantam at kababayan niyang Meksikano na si David Picasso. Ayon sa post ni Picasso mga tol sa kanyang social media account, kailangan daw nila maglaban ni Luis Neri para kung sino daw ang manalo sa kanilang dalawa ay siyang lalaban sa monster ng Japan na si Naoya Inoue. Kinall out nga po ni Picasso ang team ni Neri mga tol at sinabing tanggapin na daw nito ang laban para ipakita daw nila sa nation kung sino daw ang the best sa kanilang dalawa. Matagal na nga pong nalilink ang dalawa mga tol, ngunit hindi pa rin po matuloy-tuloy ang kanilang laban. Parehas nga po silang nanalo sa mga huling laban nila. Si Picasso, nanalo nito lang nakalipas na 2 buwan kontra kay Sabelo Gibiniana, kung saan tinapos niya ito sa round 6. Habang si Luis Neri naman mga tol, tagumpay din na naipanalo ang laban kontra sa Pinoy na si Froilan Saludar. Nito lang din na nakalipas na 2 buwan. Sa kabilang dako naman mga tol, mukhang nalalapit na nga po i-announce ang laban ng pinakahihintay ng mga Pinoy fight fans, ang laban ng Naoya Inoue versus Marlon Tapales. Sa post po ni Oli sa kanyang Twitter mga tol, sinabi niyang official announcement coming soon, The Monster World's Nightmare, Viva Japan. So itong laban daw ang pinakamasamang bangungot sa Monster. Isang malaking upset kaya ang mangyayari? Matutulad kaya si Inoue sa tinalo ni Tapales na si Murudyen Akmadaliev, kung saan nakuha ni Tapales ang 2 titulo sa Super Bantam? Ano sa tingin nyo mga tol? He's a monster but I know he have a nightmare. So that's me. Don't sleep man. That we will meet the monster and the nightmare. Who will better boxer or the fighter. But yeah, I'm ready. I'm here. I'm waiting. Good luck.